What's up mga kapartner? Suzuki Multicab 2016 4x4 pickup type. Ayan po yung ating unit mga kapartner, no? So tatapusin niyo po tong video na to para makita nyo kung anong ginawa o anong resulta ng pag-recondition natin sa Multicab na to mga kapartner, no? So ayan po, nakuha po natin yan sa Kalibo. So dinala po natin dito ngayon sa shop sa kaibigan natin na expert sa Multicab. Magpapalit po ako ng transmission. So ayan yung mga gagawin natin. Babalik pa po yan yung kanyang salamin. Ayan, mayroon po tayong gagawin sa loob. Pinturahan po natin yan. Ipinturahan po natin yan na lahat mga kapartner. Kung baga hilamos, pati ilalim yung chassis niya. Ipirahin po natin yan mga kapartner. So punta tayo dito sa likuran. Ayan, andito na tayo. Ayan na si Boss Ronald mga kapartner, yung expert sa Multicab. Basta Multicab mga kapartner, siya po yung ating mekaniko dyan. Magaling po siya sa Multicab. So ayan, binuksan na po yung cover dyan sa likod kasi papalitan natin ng transmission yan mga kapartner, no? Yung transmission kasi nito is 4 speed lang. So papalit tayo, gawin nating 5 speed para magiging mabilis sa highway mga kapartner. So far wala naman, okay naman po yung kanyang makina, napaka tahimik, walang kapoble-problema mga kapartner. Biruin nyo, Kalibo to Lambunaw, 3.5 hours na takbuhan, walang hinto-hinto, hindi na overheat, tuloy-tuloy yung takbo. So malalaman natin na okay yung makina kasi nakarating tayo ng walang problema. Yun lang mga kapartner, papalitan lang natin yung kanyang transmission ng 5 speed. Ayan. So yung mga sa loob na yan mga kapartner, ayusin pa natin yan. Yung kanyang upuan, okay pa yan. Ayan, mayroong yupi dyan konti. So latero na yung bahala dyan mga kapartner, no? Siya na yung bahala sa pintura. Tapos si Ronald naman, siya na yung bahala sa makina mga kapartner. Several days later. Andito na po tayo mga kapartner, no? Sa shop. So pinipinturahan na, pinaprimera na po ni Nong Andy, yung ating master pintor dito sa team kapartner. So ikukulay blue po natin lahat yan mga kapartner. Lahat yan ikulay blue. Kung naalala nyo yung bumper niya na yon, kulay itim yon. So ikulay blue natin, no? Para maganda tingnan. Ayan, nagkukulay blue na po si Master Andy. So mga lapit na pong matapos yan mga kapartner, no? So mga hindi naman po umabot ng 1 week yung pagpapintura ni Nong Andy dyan mga kapartner. So ayan, kinukulay blue na po lahat yan yung ating Multicab. So maganda po yung kulay na blue, very attractive po mga kapartner, no? Tsaka hindi po basta-bastang pintura lang po yan. Yung ginagamit natin sa mga sasakyan natin, pickup, SUV, yan din po yan mga kapartner, no? Na pintura, kaya magandang klase. So hindi po tayo bumibili ng sasakyan tapos hugas-hugas lang, benta. Hindi po, pinapakondisyon po natin yan mga kapartner, no? Kondisyon yung makina, kondisyon yung itsura, para yung mga buyer natin, siyempre, wala na po silang gagawin. Sakay na lang. Pati po yung kanyang papers, updated po. Yung kanyang papers, mga kapartner. So, wala na pong poproblemahin yung ating buyer, no? So, para ma-enjoy naman nila yung kanilang bagong sasakyan. At magagamit nila kung saan man nila gagamitin. So, ayan mga kapartner, malapit na pong matapos yan. Ayan, kulay blue na po lahat. Dati kulay itim po yan. Ibu-blue natin po yan mga kapartner. So, tingnan nyo po yung kanyang finished product. Kung okay po sa inyo. Pati po yung under chassis niyan mga kapartner, no? Papipinturahan din natin yan. Ipuksi po natin para hindi matagal po yung makuha yung pintura. Kahit gamitin man nila yan, itawid sa ilog o kahit saan, hindi basta-basta po makukuha yung o ma-fade yung pintura dun sa baba. Tsaka protection na rin po, diba, sa kalawang. So ayan mga kapartner, kulay blue na po yung ating Multicab. Ayan, parang brand new na.
Nagpalit po tayo niyan mga kapartner ng gulong, tapos nagpa-align, diba? Pinalitan po natin yan yung gulong. So ayan na mga kapartner, oh, yung under chassis natin, no? Ayan, nakaipuksi po yan na pintura. Kaya masasabi natin na ayos tong multi-cab natin. So ayan po, napalit po tayo niyan ng gulong. Tapos yung isang kaibigan natin dyan, si Ray, ayan, nagpadagdag tayo ng gear oil sa transmission. Ayan yung gear oil mga kapartner, kasi nagpalit po tayo ng transmission, so kulang yung kanyang gear oil, so kaya dinagdagan natin. Several days later. So ito na po mga kapartner, yung finished product na multi-cab natin. Ayan, papakita ko na po sa inyo. Ayan, no? Napakintab po ng pintura. Yung isang salamin po dyan mga kapartner, so hindi ko pa po nalagay, so ilalagay pa po natin. So dinisplay ko pa po yan sa bahay. Ayan, yung kanyang harapan, parang brand new na po mga kapartner, no? Tapos yung pintura, magandang klase po talaga mga kapartner, hindi po ordinary na paint lang. Ayan po yung kanyang left side. Ayan, makikita nyo, kumikinang-kinang po yan. Tapos ayan naman po yung loob, nalinis na rin po yan. Yung kanyang upuan, nalinis na rin po yan mga kapartner, no? Yung kanyang headrest. Ayan, yung dashboard nya, napakakintab po mga kapartner. Kung anong linis po natin sa kutsi natin na binibenta, ayan din po yung linis natin sa multi-cab. So sinisigurado po natin na kondisyon, tsaka maganda talaga tingnan, presentable, bago natin ma display or mabenta. Ayan na po yung kanyang chassis mga kapartner, no? Kulay itim na ipuksi, bago pa po yung kanyang battery. Ayan, so sana kung sino man makakuha nito, ingatan nyo na lang. Alagaan. Ayan mga kapartner, so hindi na po kayo lugi dito kasi 4x4 2016 model. Ayan, sakay na lang kayo, updated pa po yung kanyang papel. Lahat po yan mga kapartner, napinturahan po yan sa ilalim yung kanyang under chassis. Tapos naka mags pa po yan mga kapartner, no? Tapos nakabatik-batik na po yung kanyang kaha sa likod. So parang brand new po talaga mga kapartner. Ayan yung kanyang forma, mayroon pa po yung bumper, rear bumper sa likod. So goods na po to mga kapartner. So nakita nyo na po yung finished product natin na multi-cab. Bibili pa po tayo ulit para i-recondition, tapos ibenta na naman. So hanggang dito na lang muna mga kapartner. Bye bye.